Hello mga kaibigan ko, mga igan, kumusta kayong lahat? At guys, napansin nyo ba na hindi po ako nakapag-upload ng video? Magdadalawang linggo na. Dahil sa ako po'y nagkasakit? Oo, hanggang ngayon hindi pa ako nakakapasok, pang-sampung araw ko na ito. So, ang dahilan ko ay tumaas po ang uric acid ko sa dugo. Naging 10.1 ang normal level lang po ng acid, uric acid natin sa dugo, dapat nasa 4 to 7 lang. Sa akin po ay nasa 10.1. So, yun, niresetahan ako ng gamot ng doktor na inumin ko araw-araw sa loob ng 2 buwan. At pagkatapos doon, ibabalik ako sa kanya. In between na pupunta ako sa kanya para mag-imonitor. Nung una, ito lang isang paa o dito. Ito. Yung namaga. Kaya pinilit kong maglakad na papunta hospital. Malapit lang naman dito yung hospital. Pero sobrang talagang napakapagal kong pupunta roon. Tsaka pinilit ko na lang talaga dahil wala, sobrang sakit. Ito yung sakit na napakasakit talaga kasi. Kinabukasan, lumipat na mayroon na naman yung isa ko rito sa kaliwa. Ganun din. Pero hindi. Ayan. At yun. Lalo na ako nahirapang maglakad. Hindi na ako makabangon. At sumabay pa itong isa rito. Oh. Dito sa may pulso, ito ang matindi kasi ito'y humihinga ang sakit, tapos hindi ito makahawak. Ngayon, nakakahawak na pero hindi makabuhat. Ganun kahirap ang mayroong arthritis dito sa pulso natin. At paano na lang kung dalawang kamay na ang may ganun? Ano na lang ang gagawin ko? Ito nga, ang hirap talaga magkasakit dito sa abroad, no mga igan? Dahil, wala, punta nga lang ng toilet, hirap na hirap na. Kaya ang hirap talaga, as in, hindi ka makatulog sa gabi dahil sa sobrang sakit. Yun, mayroon naman akong pain reliever. Kaya lang, sabi sa akin kasi ng doktor, kung kaya mo naman na hindi inuman ng pain reliever na yun, kaya yung sakit, huwag mo nang inuman. Kasi medyo hindi pala maganda sa katawan natin yung sobrang dami nang iniinom ng pain reliever. So yun, maggamit ako ng turmeric tea, yung turmeric powder. Ayan, ito yun oh. Uminim ako nito, kahapon ako nagsimula, 2 cup dito sa isang araw. At nag-water therapy ako, ayan. Panay ako inom, nag-water therapy ako sa araw lang. At yun, panay ako ihi, lahat. Sa awa naman ng Diyos, parang nakapagpahinga ako dito. Parang napaka-epektibo po ng turmeric tea na to. Medyo nakalakad ako ng pahakbang. Although, kung lumakad po ako, para po akong batang maliit na nagsisimulang maglakad. Ayan, kasi napakasakit. Sobrang sakit, as in. Grabe. So, yun mga igan, ang mahirap pa kasi hindi ako makapagluto o hindi makapagbili ng anong dapat bilhin. Hirap din ako sa yung sa pagkain. Buti na lang, nandito sila DJ Daddy Family TV bago sila pumasok, at pagdating yun, nakakakain ako kasi binibigyan nila ako ng pagkain. Pero marami naman akong binibilhan naman nila ako ng mga ng mga tinapay, kung ano-ano pang mga gulay-gulay dyan na pwedeng kainin ilaw, cucumber, tsaka yung carrots. Yun. Pero,
Sobrang tagal na nito. Ito yung pinakamatagal kong naranasan na uric acid na umabot na ng ngayon. Ngayon na to, 10 days na. So, ibig sabihin 10 days na kung hindi nakakapasok sa trabaho. Ayan. Grabe. Grabe talaga as in. Iiyak mo na lang yung sakit. Sobra as in. Kaya ngayon, dapat talaga maging ano tayo, aware tayo talaga sa mga kinakain natin. Lalo pa kung may ano tayo, mga yung may mga kamag-anakan tayo, mga magulang natin na may ganito rin. Yun, namamana din siguro natin ito eh. So, ang gagawin na lang natin, ako sa personal kong ano, lahat ng kinakain ko, i-google ko muna. Google ko muna, i-search ko muna sa Google kung hindi ba siya, ano, okay ba siya kung kainin na mayroon akong mataas na uric acid sa dugo. So medyo, yun, medyo mag-ano talaga, mag-ingat. Dahil, lalo na yung mga nagkakaedad na, at lalo na dito tayo sa abroad, hirap talaga. Sobrang hirap ng nag-iisa. Gaya ngayon, ang building na to, room na to, flat. Ako lang mag-isa dito ngayon. Dalawang kwarto lang mga tao. Lahat sila pumasok sa trabaho. So, ang hirap talaga mga igan. Sobrang hirap. Mahirapan ako. Kasi, hindi ako makalakad. Wala lahat talaga. As in, nagpapasalamat din ako na ano, pinapanalangin ko sa kay Lord na sana huwag naman itong isang kamay ko magka-arthritis, kasi kung magkaroon ng arthritis, to paano na wala na akong lakas para, di ba? Wala. Eh, kasi ito nung unang mga araw, kahit sa lingit, ano mo lang ito, hawakan mo lang ng ganun, sobrang sakit. Kaya, buti na lang at kahit papano, okay naman. So, yun mga igan. Sino ba yung mga igan natin dyan na nakaranas ng ganitong sakit? Ano ba yung naging maintenance nyo o gamot o herbal? Meron ba kayong mga iniinom? Bukod dito sa natuklasan kong turmeric tea. Ayan. Maganda sa ano, epektibo o mga igan. At talagang aaruhin ko na yung ano, kakariren ko na yung pag water therapy. Ayan. Yun lang mga igan, at asinsya na po kayo muna ha, at hindi po ako nakapamasyal sa mga tahanan nyo dahil alam nyo na. Maraming salamat mga igan, at yun, sana sa susunod kong upload ay okay na ako. Sa awa ko ng may kapal, inshallah. Okay guys, maraming salamat po, at bye-bye po mga igan.